So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Nakita natin ito si ate. Nagtitinda siya. Halos walang bumibili. Kanina ko pa nga pinagmamasdan ang nanay na ito mga ka-idol ko na nagtitinda ng tubig sa isang gilid at halos wala ngang bumibili sa kanya. Dahil ang mga oras ngayon mga ka-idol ko ay masama ang panahon at umuulan, pero ang kanyang paninda ay tubig. Sino nga ba ang nanay na ito mga ka-idol ko? Bakit siya nagtitiis sa ganitong sitwasyon? Ate, magandang araw. Kumusta po kayo? Matumal. Ano po ba yung mga paninda nyo? Osteoporosis, mga pain. Ano pa ang loob ng loob niyan? Mga ano yan? Yun lang ba yung mga top drinks? Tingnan natin. Ayan. Alika, dito ka anak sa tabi. Kumusta naman po ang ano ate, ang pagbebenta niyo? Taga saan po kayo? Diyan lang po sa Agustin, sa may TV Mark. San Agustin? Ano pong pangalan nyo? Isa po kaming charity vlogger. Ano? Grace Ronola po. Ha? Ano pong pangalan nyo? Grace Ronola. Oh. Gano'n na po kayo katagal nagtitinda rito? Mga ano na po. Tagal na po. Mga 3 years. 3 years? Simula dito? Po na, ano nung time na nag-lockdown, wala akong trabaho na. Kaya nagtinda na po ako ng ganito. Sa bawat araw na tinda nyo ate, magkano naman yung kinikita nyo? Minsan pumal, 300, ganyan. 300. 200. Pero pinaka-200. Pinakamababa na yung 200. Oh, minsan po, 400, pagswerte, 5. Bakit po ganun kayo kaporsigido magtinda? Mayroon po kayong pamilya? Ano po, iwalay po ako sa asawa at saka may nag-aaral po akong anak. Ilan po? Isa po, grade 6. Ah, grade 6, isa lang. So, ibig sabihin ngayong araw na to, pwedeng kumita ka ng 200? Oo, wala. Pag masama ang panahon. Oh, eh, kumusta naman po ang buhay? Gaano ba? Mahirap ba? Sobrang hirap po. Wala rin pong natulong. Walang natulong. So yung single mom po kasi. Single mom. So yung pang-aral po sa ano nyo, sa anak nyo, ay dito nyo po kinukuha. Sa pagkita nyo yung 300-200. Alam nyo ati, saludo ako sa mga lumalaban ng parehas. Sa loob ng 3 years, dito po kayo nagtitinda. So ayan mga ka-idol, dito nga tayo sa 13 Martires, Cavite. Kasama natin si King Sparking Vlog. At yun na nga, lahat ng paninda mo ate ngayon, kwentahin mo na. Pagkakataon mo, sige, bilangin mo lahat yan. Tama, ano po yan. Pati yung sigarilyo mo, yung presyo mo. Ayan mga ka-idol po, lahat ng paninda ni ate, papakyawin natin lahat. Baka po maaala lang po yung abot mo. Sige, bilangin nyo po. Marami po yung ano po yan, wala po po 500. Ha? 500 po data lahat yan. Lahat-lahat? Magkano? 500 po. Wala na rin po halos eh. Wala nang laman. So, ang presyo mo sa paninda mo, kung papakyawin ko, 500? Oo po, mga ganun lang. Sige. Ay, dyan si Kamayote ang bibili, ano? Ate, oh, ito yung bayad ko sa paninda mo, 500 pesos. Salamat po. Salamat po. So, ayan ate, para mas makatulong kami sa iyo, itong paninda mo, dito pa rin sa iyo yan. Ito, tulong ko na sa iyo, 500 pesos. Anong grade na po ba yung anak nyo? Grade 6 po. Grade 6? So, kumusta naman? Magkano baon niya araw-araw? Isang po, ano, 30, 20 po. Pag mahina, ang kita? 10 po. 10? Nakakaranas? Oh. Ako kasi mga ka-idol, ano, 2 lang yung naranasan kong baon nung elementary ako. So, ate... Kasi po ngayon, sobrang malang bilhin. Ate, dahil masipag po kayo, at saludo ako sa mga masisipag na nanay, ito po, ano, pangdagdag po sa pangbaon ng anak nyo, another 500. Alam nyo, ate, oh, bakit po? Hindi po kasi yan eh. Yung anak ko po eh. Wala rin po kasi yun kaya. Wala talagang ibang malalapitan din? Walang ano, walang taon na rin kasi kami iniwan. Ilang taon na po kayong iniwan? 8 po. 3 years old lang po kasi yun. Yung mga ka-idol. 3 years old pa lang yung anak mo, iniwan ka na ng mister mo. Nasaan na po ba yung... Ano po lang, sumama po rin sa ano, sa babae niya po. Alam nyo ate,
Kanina kasi pagdaan namin mga ka-idol ko, na-request ni King's Parking Vlog sa akin si ate. Bilang ko rin po siya ng ano, yung bag ko kasi namumroblema ako ng pagpasok. Ibig sabihin po namumroblema kayo sa bag niya, wala siyang bagong bag ngayon. Yung paper bag lang po kasi yung ginamit, yung pinamimili ko ng pandali. Yun ang bag niya ngayon. So ngayon makakapili po kayo. Laban lang ate. So ayan mga ka-idol ko, naging emotional si ate kasi naalala niya yung hirap na pinagdaanan niya simula nung iniwan siya yung kanyang mister. Mga ka-idol ko, 3 years lang po yung anak niyo. Kasi paano, kaya po yung anak ko po. Eh, nagsasabi siya na mamabilan mo ako ng bag kasi yung mabigat yung mga libro niya. Eh, mabibilan ko na rin po siya. Eh, nakaraan po kasi nabili ko lang yung uniforme, 2,250 po kasi ang mahal. Eh, katulad po dati mura lang yung uniforme yung damit. Ngayon po sobrang mahal na ng mga damit sa kayo uniforme niya. Ate, sa loob ng, sa tagal na panahon na mula nung iniwanan kayo ng mister mo, ano yung pinakamatinding pinagdaanan mo? Eh, yung nagkakasakit po yan, nangihingi po kami sa center ng gamot. Yun po, mahirap po. Pero importante ate, nakakaraos tayo. Ano? Ayan po, nagpagtutubig yan, napag-aral ko po siya. Sa kalaban lang lagi ate, ano? At least kahit papano ngayon, pinadala kami dito ni Lord para makatulong sa inyo. Salamat po. Okay. Peace lang po ate, ingat po kayo ha. So ayan mga ka-idol, aalis na tayo. Ate, ingat ka dito palagi ha. Dito yung makikita niyo po ako lagi dito araw-araw. Dito kayo lagi? Ako retrieval po. Okay. Ate, i-upload namin to sa YouTube ha, saka sa Facebook ha. Para magsilbi kayong ano, tularan ng iba. Hindi na po kayo nag-isip na mag-asawa ng bago? Hindi naman po. Marami na nililigaw rin po pero ayaw mo na. Focus ka na lang sa anak. Malaki na po yun. So ayan. Ha? Maraming salamat sa tulong niyo po sa akin. Malaking bagay na po ito kasi sa tubig po, konti lang po ang kinikita ko. Halos piso-piso lang ang tubo. 300 lang yung kinikita niya mga ka-idol ko. Minsan 200. So, para lang po may pambawa ng anak ko. Sa lahat nga po mga ka-idol ko nang maaaring makakadaan kay ate sa may 13 Martires Cavite, ay bumili po kayo sa kanya dahil ang kanya pong kita na 200 piso sa bawat araw ay para sa kanyang anak na nag-aaral po ng grade 6. Napakalaking bagay po yun sa kanya kung bibili kayo sa kanya ng kahit isang pirasong tubig o kaya ng candy. Si ate po ay isang single mom mga ka-idol ko na iniwanan ng kanyang asawa 8 taon na po ang nakakaraan. Pero pilit siyang lumalaban sa kahirapan at pilit siyang nagsusumikap para maitaguyod ang kanyang nagigisang anak. Ate, mabuhay po kayo. Nawa po ay mas marami pang blessing ang dumating sa inyo.